Nagwawalis sa likod ng bahay si Natalie. Ang daming patay na dahon ang nalalaglag mula sa puno ng kanilang mangga. Ay Natalie, ang ganda mo naman ngayon. Bati ni Roy kay Natalie. Si Roy ay isang tambay sa kanto. Matalim na tiningnan ni Natalie si Roy. Roy, pwede ba? Tigilan mo ako. Kapag talaga ako napuno sa'yo, tatabasin ko yung dila mo. Pananakot ni Natalie sa binata. Grabe ka naman sa akin. Pero huwag ka mag-alala. Dahil sa akin pa rin ang bagsak mo. Wika nito, sabay dila sa may itim nitong labi. Napangiwi na lamang si Natalie at dumuwal dahil sa baho ng binatang kausap. Grabe ka naman Natalie. Kung makadawal ka ay para kang buntis. Maawa ka sa akin. Umalis ka na. Sigaw ni Natalie. Dumumpot ng patay na dahon ang dalaga at mabilis iyong isinaboy sa pagmumukha ni Roy. Kakainis? Umagang-umaga nakakasira ka ng araw. Malakas na sigaw ni Natalie, sabay pasok sa loob ng kanilang bahay. Nakasalubong naman niya ang kanyang ina na nanggaling sa kusina. Oh anak, anong nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang iyong itsura? Sunod-sunod na tanong ni Aling Perla sa kanyang anak. Paano ba naman kasi nanay? Si Roy, sinira na naman ang araw ko. Naiinis pa rin na sagot ni Natalie sa ina. Naku, hayaan mo na ang tambay na yun. Hayaan mo at hihingi tayo ng tulong sa Ninong Armando mo para bigyan ng leksyon si Roy at nang hindi na makalapit pa sa'yo. Sabi ni Aling Perla sa anak. Salamat po nanay. Sa taas po muna ako ah. Mag-aayos na lang ako ng mga damit ko at saka bukas na bukas ay maghahanap agad ako ng trabaho nay. Alam kong nagiging pabigat na rin ako sa inyo ni tatay. Anong pabigat ang pinagsasabi mong bata ka? Hindi ka pabigat at medyo sapat pa naman ang kinikita ng tatay mo sa pamamasada. At nagpapadala rin naman ang kuya mo sa atin. Kaya huwag kang magmadali sa paghanap ng trabaho. Mas lalo nga lang po akong nahihiyanay eh. Ano ka ba? Anak kita kaya may responsibilidad pa rin kami sa iyo ng tatay mo. Sabi ni Aling Perla sa anak. Basta po, maghahanap ako ng trabaho. Pangako nay. Aahon din tayo sa kahirapan. Pangako ni Natalie sa ina. Sana nga, magdilang anghel ka anak. Nakangiti na wika ni Aling Perla sa anak. Umakyat na nga si Natalie sa kanyang kwarto at inayos ang silid niya. Hindi malaki ang kanyang silid, maliit lang iyon. Nang matapos maglinis, ay umupo si Natalie sa gilid ng kama at pinaandar ang kanyang ceiling fan. How I wish na mayaman sana kami. E di sana, hindi nahihirapan si tatay at nanay na magtrabaho para sa amin. At ako, makakapagtabos ako ng pag-aaral ko at magiging isa akong successful na businesswoman. Ay nako, puro na lang ako pangarap. Maghanap na lang kaya ako ng matandang mayaman at madaling mamatay. Pero ew, kadiri naman kapag ganun. Hindi ko yata kaya rin oh. Kausap ni Natalie ang kanyang sarili. Tumihaya siya at napatitig sa kisame. Pero sana naman Lord, makahanap ako ng isang lalaking mayaman. Tapos, ubod ng gwapo at yummy. Wika ulit ng dalaga sa kanyang sarili. Ipinikit niya na ang kanyang mga mata. Nang magising si Natalie, ay nakaramdam siya ng uhaw. Kaya bumaba siya para uminom ng tubig sa kusina. Papasok pa lamang siya nang marinig niyang may kausap ang kanyang mga magulang sa may kusina. May sariling isip ang kanyang mga paa at dahan-dahang lumapit sa hamba ng pintuan. May maliit na siwang kaya naman ay sumilip ng bahagya si Natalie. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang kausap ng kanyang mga magulang ang isang may edad na lalaki. Matangkad ito, kaya lang mataba ito at malaki ang tiyan. Pinakinggan ng mabuti ni Natalie ang pinag-uusapan nila dahil naiintriga siya. So, isiset na ba natin ang kasal? Tanong ng tatay ni Natalie sa kasama nilang lalaki. Oo naman, at saka ang gandang bata ni Natalie. Sigurado akong maganda siya sa araw ng kasal. Nakangiti na sagot naman ng matandang lalaki. Natutop ni Natalie ang kanyang labi dahil sa labis na gulat. Aba syempre, sa akin yata nagmana ang anak ko, kaya maganda siya. Pahayag ulit ng ama ng dalaga. So malinaw na ang usapan natin ha. Kausapin mo na si Natalie tungkol sa kasal upang hindi naman siya mabigla. Kami lang bahala sa kanya.
Maraming salamat. Nagpunta ka pa talaga rito para sa kasunduan natin. Naku, hindi ako nakakalimot, Thomas. Nakangiting wika ng matandang lalaki. Ikaw talaga. Oo siya. Kumain ka na muna nitong inihanda ng asawa ko. Ayan ang ama ni Natalie sa bisita. Maraming salamat. Nag-abala pa talaga kayo. Wala yun. Damihan mo na ang pagkain dahil minsan ka na nga lang madalaw rito. Wika ng ina ni Natalie. Hindi na tinapos pa ni Natalie ang pakikinig sa usapan ng kanyang mga magulang at ng matandang bisita nila. Hindi ako makakapayag na maikasal sa matandang yun. Over my dead and hot body. Kailangan kong mag-isip ng paraan para hindi matuloy ang kasal namin. Sabi ni Natalie sa sarili. At ng gabing iyon ay nag-isip siya ng paraan kung paano makakaalis sa kanilang bahay. Habang sa bahay naman ng pamilya Silvestre ay nagtatalo ang mag-amang Declan at Fausto. Dad, are you out of your mind? Paano mo ako nagung ipagkasundo sa isang babaeng na hindi ko pa nga nakikita at nakikilala? Malakas na sigaw ni Declan sa kanyang ama. Son, kahit hindi mo pa siya kilala ay nasisiguro kong magugustuhan mo siya. Maganda siya at may mabuti siyang pamilya. Paliwanag naman ni Fausto sa kanyang anak. Okay, I get you, Dad. Pero wala ko yung karapatan para panghimasukan ang aking desisyon sa buhay. Hindi ako magpapakasal sa kung sino mong babae na yan. May pinalidad sa boses ni Declan. Kapag hindi mo pinakasalan ang anak ng kaibigan ko, ay para mo na rin inilagay sa kahihiyan ng pamilya natin, Declan. Mariimbi ka ni Fausto sa anak. Pero Dad, hindi tama ang ginawa niyo. You're so unfair. Unfair na akong unfair. Makakasalan mo ang anak ng kaibigan ko sa ayaw mo at sa gusto mo. Or else, lahat ng cards mo ay mapifreeze. I will make sure na walang makakatulong sa'yo. So choose wisely, Declan. At para rin naman to sa'yo. Hindi ka na mga bata pa. Kailangan namin ng tagapagmana mo. Pag-isipan mo mabuti, anak. I can bring you down kapag hindi mo ako sinunod. Pagbabanta ng ama ni Declan sa kanya, tinalikuran na siya ni Fausto. Damn it! Malakas na mura ni Declan at napahilamos sa kanyang mukha. I will make sure na pahihirapan kong babaeng ipapakasal nila sa akin. Tingnan na natin kung gusto yung panyang pakasalan ako. Pangako ni Declan sa kanyang sarili. Kinagabihan ay agad na nag-impake si Natalie ng kanyang mga damit. Isang backpack lang ang kanyang dala. Nakasalo pa niya ang kanyang mga magulang sa hapunan pero walang binanggit ang mga ito tungkol sa nalalapit niyang kasal sa matandang yun. Sa nakikita ni Natalie ay mukhang masaya ang kanyang mga magulang. Tahimik lang na kumakain si Natalie at hindi nagpahalata ang dalaga na alam na niya ang plano ng kanyang mga magulang sa kanya. Pagkatapos kumain ay mabilis na nagtungo si Natalie sa kanyang silid. Mabuti na lang at narinig kong pag-uusap nila. Kunday baka tuluyan akong naikasal sa matandang yun. Hinding-hindi ako makakapayag at lalaban ako. Wika ni Natalie sa sarili. Dahan-dahan na lumabas si Natalie sa kalagitnaan ng gabi. Kahit takot na takot siya, ay kailangan niyang gawin iyon. Panginoon ko, pangalagaan niyo po ako. Gabayan niyo ako sa tamang landas. Amen. Panalangin ni Natalie sa Diyos. Naglakad si Natalie mula sa kanilang bahay, papunta sa labasan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Sumakay lang siya ng jeep. Hindi niya alam kung saan papunta ang jeep na kanyang sinasakyan. Iha, mukha yatang may problema ka. Saan ba ang punta mo? Tanong ng isang ginang kay Natalie. Katabi niya ito sa upuan. Nilingon niya ang ginang. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta, pero gusto ko sanang maghanap ng trabaho. Mahinang sagot ni Natalie sa babaeng nagtanong sa kanya. Naghahanap ka mo ng trabaho. Pwede ka mamasukang katulong sa mansyon kung saan ako nagtatrabaho. Umalis kasing isang katulong na kasama ko dahil manganganak ang kanyang anak. Pagkukwento ng ginang sa dalaga. Biglang nabuhayan ng loob si Natalie sa sinabi ng ginang. Talaga po? Sige po, kayo po ay si... Masayang tanong ni Natalie sa ginang. Ako si Tessa, pero Nanay Tessa ang tawag nila sa akin. Nakangiti na wika ni Nanay Tessa kay Natalie. Maraming salamat po talaga, Nanay Tessa. Walang anuman, iha. Masaya ako makatulong sa'yo. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Natalie kay Nanay Tessa. Pagpasok pa lamang ni Nanay Natalie at Nanay Tessa
Sa mansyon ng Silvestre, ay agad na namangha si Natalie sa buong lugar. Wow naman! Ang ganda-ganda ng bahay na ito! Ang laki-laki at lahat ng gamit ay mukhang mamahalin! Bulalas ni Natalie kay Nanay Tessa. Malaki talaga ang bahay ng mga Silvestre. Dahil baguhan ka pa lamang, ay under observation muna kita, okay? Pahayag ni Nanay Tessa sa dalaga. Wala pong problema sa akin. Marunong naman ako sa gawaing bahay at madali akong matuto. Mabuti naman kung ganon. Tanging ang anak na lalaki lamang ng mag-asawang Silvestre ang nandito. Umalis kasi ang mag-asawa at inasikaso ang negosyo nila sa ibang bansa. Pagkukwento ni Nanay Tessa sa dalaga. Ah, ang yaman-yaman pala nila, ano po? Oo, iha. Galing kasi sila sa mayamang angkan eh. Siya nga pala, hindi mo pa ipinapakilala ang sarili mo sa akin, iha. Anong pangalan mo? Natalie po. Ako si Natalie Ventura. Kay gandang pangalan, iha. Halika na at malalim na ang gabi. Mabuti na lang at nakita kita habang namamalengke ako, kundi ay baka kung saan ka pa napadpad. Nay Tessa, bakit po ganitong oras kayo namamalengke? Curious sa tanong ni Natalie sa ginang. Kasi walang traffic, hindi mainit, at isa pa, mura pa ang presyo at makakapamili pa ako ng fresh na mga gulay. Paliwanag naman ni Nanay Tessa. Ah, ganun po ba? Oo, kaya halika na, ituturo ko sa iyo ang silid mo. Doon ka na lang malapit sa private office sa DECLAN. Wala na kasing bakante sa maid's quarter eh. Pero huwag ka mag-alala dahil malinis naman iyon. Yung silid ng dating katulong ay may mga gamit pa niya at baka bumalik. Mas mabuting may sarili ka ng silid. Sabi ni Nanay Tessa. Sinumahan nga si Natalie ng ginang sa kanyang magiging silid. Maraming salamat po Nanay Tessa. Nakangiti na pasasalamat ni Natalie sa ginang. Walang anuman iha. Sige na at magpahinga ka na. Nang maisa rin ni Natalie ang pinto, ay agad siyang tumulog sa kama at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa wakas, nakalaya na rin ako. Mahinang usal ni Natalie sa sarili. Nasa bar sa Declan at naglalasing ito. Gusto niyang makalimutan ang arranged marriage na gusto ng kanyang ama. Ah, I want to curse that old man. Bakit nga pa kasi ako kailangan ipakasal sa babaeng yun? Can I just choose the woman I want to marry? Tanong ni Declan sa kaibigan si Jello. Talk to your father, man. Sagot ni Jello sa kaibigan. I already did. Pero ang tigas talaga ni Dad. Matagal na rin na planong ipakasal ang anak na babae ng kanyang kaibigan sa akin. At nasa testamento ay nilolo bago siya mamatay. Bakit daw? May rason ba mga magulang mo para ipakasal kanila sa anak ng kaibigan ng daddy mo? Curious sa tanong ni Jello kay Declan. Kasi iniligtas daw ng kaibigan ni daddy si Lolo sa mga taong gusto sana siyang patayin. Binigyan ng pera ni Lolo ang kaibigan ni daddy pero hindi niya raw tinanggap. Kaya dahil sa utang na loob ay nagpa siya si Lolo na ipakasal ang anak na babae nung kaibigan ni Dad sa akin. I'm 5 years older than her. Kwento ni Declan kay Jello. Oh, kaya pala. Bakit hindi mo subukan kilalanin ang babaeng yun? Malay mo, magustuhan mo. Suwestiyon ni Jello sa kaibigan. No, I won't. I will never. Magmamatigas ka? Eh diba binigyan ka lang ng 3 buwang palugit ng iyong ama para makahanap ng babaeng mamahalin mo? It is impossible, you know. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang ang magiging kapalaran mo. Akala ko ba kaibigan kita? Bakit parang kampi ka pa kay daddy? Naiinis sa tanong ni Declan sa kaibigan. Wala akong kinakampihan, bro. I'm just stating the fact, pare. Sabi naman ni Jello, hindi na umimik pa si Declan at uminom na lang ng alak sa kanyang baso. Inihatid ni Jello ang kaibigan sa bahay ng mga ito dahil lasing na si Declan. Pasuray-suray naman si Declan habang hinahanap ang silid malapit sa kanyang private office. Doon na kasi siya natutulog kapag hindi na niya kaya pang umakyat sa kanyang silid. Pumasok si Declan sa loob ng silid at mabilis na hinubad ang kanyang kasuotan. Hindi siya sanay na may damit na suot kapag natutulog, kaya naman naghuhubad talaga siya. Mabilis na humiga si Declan sa kama. Naramdaman niyang may katabi siya, ngunit hirap na hirap siyang idilat ang kanyang mga mata. Isiniksik na lamang ng binata ang sarili sa mainit na bagay sa kanyang tabi. Habang si Natalie ay mahimbing na natutulog at walang kamalay-malay na may tumabi sa kanyang binata na nakahubot-hubad. Nagising si Natalie na parang may mabigat na nakadagan sa kanya.
Mabilis na nagmulat ng mga mata ang dalaga. Halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ang lalaking hubot-hubad na nakalingkis sa kanyang katawan. Manyakis! Manyakis! Rapist! May nakapasok na rapist dito sa silid ko! Malakas na sigaw ni Natalie at mabilis na itinulak ang natutulog na si Declan. Mabilis na kinuha ni Natalie ang isang walis tambo at pinagpapalo ang binatang natutulog. Nagising si Declan dahil sa sakit ng bawat hampas sa kanya. What the hell are you doing? Malakas na sigaw ni Declan nang mamulatan ang babaeng nakaspaghetti strap at maikling short lang. Ikaw! Anong ginagawa mo sa silid ko? At, Diyos ko! Gumagalaw! Gumagalaw yung kobra mo! Walang hiya ka! Bastos! Sunod-sunod na sigaw ni Natalie sa binata. Tumayo agad si Declan at tinakpan ang kanyang alaga. Excuse me, miss. Kailan mo pa ito naging kwarto? At saka, I'm not a rapist. Ako ang may-ari ng bahay na to. Paliwanag ni Declan sa dalaga. Mas lalong lumaki ang mga mata ni Natalie sa narinig mula sa lalaking kaharap niya. Ano? Ikaw ang may-ari ng bahay na to? Gulat na tanong ni Natalie sa binata. You heard me, right? At ikaw, sino ka ba? Paano ka nakapasok dito sa bahay namin? Ha? Ako si... Natalie, bagong katulong ako dito sa mansyon niyo. Bagong katulong? Kailan pa? Kunot noong tanong ni Declan sa dalaga. Kaninang madaling araw lang. Dahil? At sino nagpapasok sa'yo rito? Mas lalo pang kumunot ang noo ni Declan sa narinig. Si Nanay Tessa. Mahinang sagot ni Natalie sa binata. Hindi rin siya makatingin ng diretso rito dahil nga nakahubad pa ito. Tanging comforter lamang ang nagsisilbing harang sa pribado nitong katawan. I will talk to Nanay Tessa about you. Lalo na't sinaktan mo ako physically. Mariingwi ka ng binata sa kanya. Biglang lumukob ang kaba takot sa puso ni Natalie. Ayaw niyang mawala ng trabaho, lalo pa't naglaya siya sa kanila. Magsasalita pa sana si Natalie nang bumukas ang pinto ng silid na kinaroroonan nilang dalawa ng binata. Anong nangyayari dito? Mahabaging langit! Bakit ka nakahubad, Sir Declan? At nasa silid ka ni Natalie natulog? Nanlalaki ang mga mata na tanong ni Nanay Tessa sa binata. Nanay Tessa, magpapaliwanag po ko pero pwede bang lumabas muna kayong dalawa? Malamig na wika ni Declan sa dalawa. Mabilis na lumabas si Natalie at Nanay Tessa. Nasa labas sila ng silid na inuukupan ni Natalie. Ayaw niya namang rumampa na wala siyang suot na bra. Iha, anong nangyari? Bakit nasa silid mo sa Sir Declan? Tanong ni Nanay Tessa sa dalaga. Hindi ko rin alam kung paano siya nakapasok sa loob ng silid ko. Nang magising ako ay nakalingkis na siya sa akin at nakahubod pa talaga. Napakabastos! Nakairap na wika ni Natalie. Bago pa makapagsalita si Nanay Tessa, ay lumabas na ng silid si Declan. Let's talk inside, Nanay Tessa. I don't want a commotion here. Malamig na wika ni Declan sa ginang. Sabay ngang pumasok ang tatlo sa silid ni Natalie. Nanay Tessa, bakit ka po nagdala ng bagong katulong sa bahay? Wala po kayong sinabi na magdadagdag kayo ng kasambahay. Pilit kinakalma ni Declan ang sarili para hindi mapagtaasan ng boses ang ginang. Iho, nagsabi ng iyong ama na magdagdag ako ng kasambahay dahil umalis ng isang katulong. At saka anong ginagawa mo sa silid ni Natalie? Nanay Tessa, sino po ang nagsabi dito mo siya patulugin? This is my room. Dito ako natutulog kapag hindi ko na kayang umakyat sa itaas. And you know me, Nanay Tessa, hindi ako nakakatulog kapag may damit akong suot. Nanggagalaiti na wika ni Declan. Huminahon ka, Declan. Pasensya ka na at hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol kay Natalie. Sa susunod, bago ako magpapasok ng ibang tao sa bahay ninyo ay ipapaalam ko muna sa inyo. Pasensya na po at lumagpas yata ako. Natalie, pasensya ka na. Doon ka nalang matulog sa silid ko. Tabi na tayo. Bilisan mo nang ayusin ang iyong mga gamit. Marami pa tayong gagawin. Malamig at halatang nagtatampo si Nanay Tessa kay Declan. Nanay Tessa, I'm so sorry po. Hindi ko naman sinasadyang sabihin ang mga sinabi. Sinasadya mo man o hindi, nasabi mo na. Alam mo bang mas masakit ang salita kesa sa physical na pananakit? Nanay Tessa naman, patawarin niyo na po ako. At saka, dito na lang po sa silid na ito si Natalie. Ako na po ang aalis. Pagsusumamo ni Declan kay Nanay Tessa.
Dito ka na lang daw, Natalie. Hintay na lang kita sa kusina. Mauna na ako sa inyong dalawa. Paalam ni Nanay Tessa sa kanilang dalawa ni Declan. Nay! Ngunit hindi na pinakinggan pa ni Nanay Tessa ang pagtawag sa kanya ni Declan. Binilingan ni Declan si Natalie na kumukuha ng bra at damit sa backpack nito. Ikaw ang may kasalanan kung bakit galit si Nanay Tessa sa akin. Wika ni Declan kay Natalie. Bakit ako? Ako ba ang nagsalita ng masasakit na salita sa kanya? Hindi ba't ikaw? Turo pa ni Natalie sa binata. Pero dahil pa rin yun sa'yo, it's all your fault. Kaya humanda ka sa'kin. Pahihirapan kita. Banta ni Declan kay Natalie. Nagkibit balikat naman si Natalie. Eh di bahala ka. Di naman ako natatakot sa'yo eh. Bale walang sabi ni Natalie, sabay tinalikuran ang binata. Huwag mo akong tatalikuran kapag kinakausap pa kita. Sigaw ng binata. Eh di pumasok ka rin sa banyo. Maliligo pa ako. Pagsisisihan mong naging katulong ka dito sa mansyon namin. At pagsisisihan mong kinalaban mo ako. Whatever. Tapos ka na ba? Maliligo pa ako at magbibihis. Madami pa kaming trabaho, Sir Declan. Pagkatapos iyong sabihin ni Natalie, ay agad na itong pumasok sa banyo. Nagpupuyos naman sa galit si Declan dahil sa pagiging matapang ni Natalie. I will show you how devil I am, Natalie. Humanda ka talaga sa akin. Wika ni Declan sa sarili. Kaya nang makita niya ang bag ng dalaga, ay agad niyang kinuha ang mga underwear niya. Pilyo siyang napangiti. Kumuha ng gunting si Declan at mabilis na binutasan ang panty ni Natalie. Lahat ng panty ng dalaga ay binutasan niya. Pinipigilan ni Declan ng matawa. This is a new style now, Natalie. And next, I will tear you apart. Wika ni Declan sa sarili at mabilis na lumabas ng silid ni Natalie. Paglabas ni Natalie ay agad siyang kumuha ng kanyang panty na susuotin. Natigilan si Natalie nang makita ang kanyang panty na may butas na sa gitna. Inis na inis siya habang pinagmamasdan ng kanyang panty na may butas na at hindi na mapapakinabangan pa. Declan! Humanda ka sa akin? You prince of a devil? Nakakuyom na sigaw ni Natalie. Hindi siya magpapatalo sa binata. Hinding-hindi. Nasa kusina si Natalie at naghahanda siya ng almusal ng kanyang amo. Nang maalala niya ang ginawa ng binata sa kanyang panty, ay nakaisip ng paraan si Natalie para makabawi kay Declan. Nanay Tessa, ako na po dyan. Ihahatid ko na rin po kay Declan ang almusal niya. Nakangiting wika ni Natalie sa ginang. Mas mabuti pa nga iha. Nahihirapan na rin ang tuhod ko sa pag-akit baba sa hagdanan eh. Pagpayag agad nito. Bakit naman ho kasi hindi kayo gumamit ng elevator? Naku, ayaw akong sumakay dyan. Natroma na ako. Sumakay ako sa elevator at biglang nawala ng kuryente kaya halos 10 minuto akong nakulong dyan. Paliwanag ni Nanay Tessa kay Natalie. Ah, ganun po ba? Sige po, ako na ang bahala rito. Mag-grocery pa naman kayo, hindi po ba? Ay, oo nga. Kailangan ng maaga akong makapag-grocery at paubos na ang stock natin dito sa bahay. Umalis na po kayo at ako nang bahala rito. O sige iha, maraming salamat talaga ha. Hulog ka ng langit. Nakangiting wika ni Nanay Tessa sa dalaga. Wala pong anuman. Nang makalabas na si Nanay Tessa, ay kumuha ng bawal si Natalie. Paiinitin kitang Declan ka. Nakangisi na wika ni Natalie. Nilagyan niya ng powdered chili ang bowl bago nilagyan ng sopas na nirequest nito kay Nanay Tessa para sa hangover daw nito. Ipagtimpla kaya kita ng tsaa. Mas lalong lumapad ang isin ni Natalie sa kanyang labi. Nagtimpla nga ng tsaa ang dalaga gamit ang black pepper powder. Nang handa na ang lahat, ay umakyat na si Natalie sa silid na Declan. Walang tubig na inilagay ang dalaga. Kumatok si Natalie sa silid ni Declan bago niya pinihit ang siradura at pumasok sa loob. Sir, heto na po ang almusal niyo. Sabi ni Natalie at pilit na tinatago ang ngiti sa kanyang labi. Ilagay mo dyan. Maitanong ko nga, may suot ka bang panty? Natatawang tanong ni Declan kay Natalie. Namula naman ang mukha ng dalaga. At masaya ba ang ginawa mo? Pero para sagutin ko yung tanong mo. Oo. May suot akong butas na panty. And thanks to you, ha? Nakairap na wika ni Natalie. Malakas namang tumawa si Declan.
Sige, tumawa ka lang. Ikaw naman mamaya ang pagtatawanan ko. Bulong ni Natalie sa sarili. Bilisan mo nang kumain dyan at kanina pa ako nagugutom. Bago ako kumain ay dapat tapos ka na. Okay, nice panty ha. Muling hirit na pang-aasar ni Declan sa dalaga. Isang matagumpay na ngiti ang numatawi sa labi ni Natalie nang nag-umpisa ng kumain si Declan. Sumubo na ng sopa si Declan at bigla siyang naubo nang malasahan ang anghang sa pagkain niya. What the hell? Anong inalagay? Ang anghang! Tubig! I need water! Malakas na utos ni Declan kay Natalie. Yang tsaan mo na lang kayang inumin mo. Sabi ni Natalie, mabilis namang ininom ni Declan ang tsaa na agad naman itong ibinuga. You little witch! I will kill you! Malakas na sigaw ni Declan sa dalaga. Pagkatapos malasahan ang black pepper powder sa cup nito. Parang kidlat na tumakbo si Natalie, papalabas ng silid ng binata. Tawang-tawa siya sa hitsura ni Declan habang humihingi ng tubig. Serves you right, Prince of Devil. Wika ni Natalie sa sarili. At sa araw na iyon ay naging masigla siya dahil nakaganti na rin siya sa wakas. Nagpupuyo sa galit si Declan. Kahapon niya pa pinaplano kung paano makakaganti sa dalaga. Halos hindi siya makakain buong maghapon dahil ramdam niya pa rin ang init ng lalamunan niya. Plus nakainom pa siya ng black pepper powder na ginamang tsaan ng dalaga. Humanda ka sa akin, babae ka. Wala pang kumalaban sa akin. Sisiguraduhin kong ako mananalo sa laban nating dalawa. Wika niya pa sa sarili. Nung makaisip ng kalokohan, ay mabilis na kumilos si Declan. May alaga siyang ahas. Well, wala na itong venom at pinatanggalan din niya ng ngipin. Tatakutin niya lang naman si Natalie. Mabilis na kinuha ni Declan ang alagang ahas na si Viper. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob ng silid ng dalaga. He has the spare key of Natalie's room. Viper, be a good boy, okay? Don't bite her. Nakangising wika ni Declan sa alaga niya. Inilagay niya lang sa ibaba ng kama ang ahas at nagtago siya sa may aparador. Here I come, little witch. Nakangising bulong ni Declan. Nagising si Natalie na parang may sumisit-sit sa kanya. Bumangon ng dalaga. Akmang bababa siya sa kama nang makita niya ang isang ahas. Namutla bigla si Natalie. Nanikip ang kanyang dibdib. May phobia kasi siya sa mga ahas, kaya takot siya kapag nakakakita ng ahas. Ahas! May ahas sa kwarto ko! Malakas na sigaw ni Natalie. Dahil sa lakas ng tibok ng puso niya at dahil na rin sa labis na takot, ay biglang nawala ng malay ang dalaga. At ang masama pa ay nabagok ang ulo nito sa headboard ng kama. Nagising si Natalie na masakit ang kanyang ulo. Pagmulat ng mga mata niya ay agad niyang nakita si Declan. Nang maalala ang ahas ay agad na lumukob ang takot sa kanyang buong pagkatao. Kahit nahihiya sa binata ay hindi siya ng dalawang isip na yakapin ito. Ang ahas! Nasaan ang ahas? Nanginginig ang boses na tanong ni Natalie sa binata. Nagulat naman si Declan sa naging reaksyon ni Natalie. Magkayakap na silang dalawa at bigla na lang bumilis ang pagtibok ng kanyang puso nang matitigan ang takot na mukha ni Natalie. Wala na yung ahas. Ibinalik ko na sa kulungan niya. Mahinang sagot ni Declan. Mabilis siyang nilingon ni Natalie. Kulungan? Alaga niyo yung ahas na yun? Oo, alaga ko si Viper. Inilagay ko lang siya dito sa kwarto mo para takutin ka. I'm sorry kung natakot kita. Paghingi ni Declan ng paumanhin sa dalaga. Lumayo si Natalie at pinagsusuntok ang dibdib ng binata. Sorry? Totoo ba yung paghingi mo ng sorry sa akin? Alam mo bang may phobia ako sa ahas? Takot na takot ako at akala ko mamamatay na ako kanina. Kinakapos ako ng hininga. Pero sorry lang ang masasabi mo? Umiiyak na pahayag ni Natalie sa binata. Gusto lang naman kitang gantihan dahil sa ginawa mo sa akin eh. Hindi ko naman alam na may phobia ko pala sa ahas. Wala akong pakialam sa rason mo. You are a devil. Lumabas ka na. Ayaw kong makita yung pagmumukha mo. Galit na wika ni Natalie sa binata. Tumayo naman si Declan at tiningnan ang dalaga. Nasasaktan siya nang makitang umiiyak ito. I'm sorry.
Simula ngayon ay hahayaan na kita. Hindi na kita gagambalain pa. Sabi ni Declan, hindi umimik ang dalaga hanggang sa tuluyan ng makalabas sa silid niya ang binata. Isang linggo ng parang asong ulol si Declan. Ewan niya pero patago niyang pinagmamasdan si Natalie mula sa malayo. Dem, bakit ba ako nagkakaganito? Baka namang kinulam na ako ng babaeng yun. Tanong ni Declan sa kanyang sarili. Katulad ngayon, nasa garden si Natalie. Nagdidilig ng halaman. Siya naman ay nasa isang halaman at nagkukubli. Para siyang isang creepy na stalker. Damn that woman for making me crazy over her. Sa isipan ni Declan. Iho, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Nanay Tessa sa binata. Mabilis na tumayo si Declan at tinakpan ang bibig ng ginang. Huwag po kayong maingay, Nanay Tessa. Halos pabulong na wika ni Declan kay Nanay Tessa. Okay, anong ginagawa mo dyan? Tanong ulit ni Nanay Tessa sa binata. Sasagot pa sana si Declan nang dumating si Natalie. Oh, Nay, nandyan ka lang pala. Good morning po, Sir Declan. Wika ni Natalie sabay bati kay Declan. Good morning naman sa'yo, Natalie. Nauutal na bati ni Declan kay Natalie. O bakit ka nauutal dyan? Nagtatakang tanong ni Natalie sa binata. Ha? Hindi naman ah. Sige, mauna na ako. Mabilis na nagpaalam si Declan kina Nanay Tessa at Natalie. Ano kaya nangyari dun? Tanong ni Natalie sa ginang. Hindi ko rin alam, iha. Sagot ni Nanay Tessa sa dalaga. Pareho na lang silang nagkibit-balikat. Jello, I think I'm in love. Hindi ko alam kung paano at kung saan uno nagsimula. Pero sigurado ako. Gusto ko na nga si Natalie. Namamangha na wika ni Declan sa kaibigan. Oh, bakit para kang tanga dyan? Gulat na gulat ka dahil nalaman mong na-inlove ka na? How pathetic. Kantsaw ni Jello sa kaibigan. Pathetic? Me? Of course not. And the good news is, mawawala na ng visa ang arranged marriage namin ng babaeng anak ng kaibigan ni Daddy. Yes! Masayang pahayag ni Declan sa kaibigan. Eh, di ba dapat digawan mo ng babaeng yun? Ano pang hinihintay mo? Bukas na walang hanggan? Biro ni Jello kay Declan. Gago. Pero liligawan ko na siya. I will make her mine, Jello. Pangako niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ay nagsimula na ngang manligaw si Declan kay Natalie. Nasa may kusina ang dalaga. Naghihiwa ito ng gulay na lulutuin. Tumikim muna si Declan para makuha ang atensyon ni Natalie. Lumingon naman ang dalaga sa binata. Oh, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Natalie sa binata. Ibinigay naman ni Declan ang isang bouquet ng red roses sa dalaga. Anong gagawin ko dyan? Hindi naman ako isang flower vase para abutan mo ng mga bulaklak. Mataray ni wika ni Natalie. Tumikim ulit si Declan at hindi ibinaba ang hawak na bulaklak. These flowers are for you, Natalie. Malambing ang boses na sabi ni Declan sa dalaga. Para sa akin? Oh, anong nakain mo? Ahas ba? Grabe ka naman. Gusto lang naman kitang ligawan eh. May masama ba dun? Oo, ang sama ng timing mo. May dalaw ako at ayaw kong makita ang pagmumukha mo. Natalie naman, humingi na nga ako ng tawad sa'yo, hindi ba? At saka gusto nga kitang ligawan. Pagsusumamo ni Declan sa dalaga. Liligawan mo lang ako para makapaghiganti ka sa akin. Kaya wag ako. Wika ni Natalie. Hindi nga ganun ang intensyon ko sa'yo. Gusto na kita. I don't know when did it start. Basta naramdaman ko na lang na mahal na kita. Sabi ulit ng binata. Napabuntong hininga si Natalie at tiningnan sa mga mata si Declan. Okay, fine. Manligaw ka. Hindi ako tutol sa gusto mo. It's your choice. Pero bawal ang reklamador ah. Baka unang araw pa lang bagsak ka na. Seryosong wika ni Natalie sa binata. Yes, ma'am. Kahit anong ipagawa mo ay gagawin ko. Sabi ni Declan. Okay. Simula ngayon, lahat ng gagawin ko sa bahay na to, ikaw na ang gagawa. Ako ang magiging amo mo. Maliwanag ba? Nakangiti na wika ni Natalie sa binata. Ano? Hindi ako marunong sa mga gawaing bahay. E di ngayon pa lang sumuko ka na.
Huwag mo nang ituloy yung panliligaw mo. Kakayanin ko pala. Sige, bukas na bukas ay magsisimula na ako magtrabaho, Master. Huwag mo akong tawagin, Master. Babe? Gusto kitang tawagin, babe. Okay lang ba sa'yo? Much better. Sige na, umalis ka na muna dyan at may ginagawa pa ako. Pagtataboy ni Natalie sa binata. Okay, babe. See you tomorrow. Mwah! Malanding paalam ni Declan, sabay flying kiss sa kanya. Naiiling na natatawa na lamang si Natalie. Mukhang madali akong madadali sa pakindat-kindat ng gagong yun ah. Nakangiti na wika ni Natalie sa sarili. Kinabukasan nga ay maagang nagising si Declan. Pagpasok pa lamang ni Natalie sa kusina ay nandun na ang binata. Lumapit naman si Nanay Tessa sa dalaga. Iha, anong ginawa mo dyan kay Sir Declan? Bakit parang sinapian ng kabaitan? Tanong ni Nanay Tessa kay Natalie. Gustong manligaw eh. Nagpapakitang gilas lang yan. Sagot ni Natalie sa ginang. Mukhang tinamaan yata sa iyo ah. Sa tingin niyo, Nay, seryoso yung kumag na yun sa akin? Mahinang tanong ni Natalie sa ginang. Mukha naman siyang seryoso pero tingnan natin. Wika ni Nanay Tessa. Napalingon naman si Declan sa gawin ng dalawang babaeng nag-uusap. Good morning, babe. Nakahanda na ang almusal natin. Halika na. Tawag ni Declan sa dalaga. Malapad na napangisi si Natalie. Siya na ang bahala sa mga gawain ko rito sa bahay, Nanay Tessa. Kaya makakapanood na ako ng mga favorite drama ko. Ikaw talagang bata ka? Mabuti na lang at napapayag mo ang batang yan. Ang ama nga, di siya napapapayag sa gusto nito eh. Pero ikaw, ilang araw mo pa lamang dito, pero mukhang magiging alipin mo na siya. Wala akong magagawa dyan, Nay. Maganda kasi ako kaya ganun. Nakangiti na wika ni Natalie sa ginang. Mahinang natawa si Nanay Tessa sa sinabi ni Natalie. Mula sa pagluluto, paghuhugas ng plato, paglilinis, pagdidilig ng hardin, ay ginawa lahat iyon ni Declan para sa dalaga. Habang si Natalie ay prenteng nakaupo lamang sa sala at nanonood ng favorite drama niya. Isang gabi ay kinausap ni Declan ang dalaga. Isang linggo na rin siyang nanliligaw kay Natalie. Natalie, can I ask you for a date? Nag-aalinlangan na tanong ni Declan sa dalaga. Sure, saan ba? Mabilis na pagpayag ni Natalie. I want to surprise you. Oh? I love surprises. Sige, kailan ba yan para makapagpaalam ako kay Nanay Tessa? I already told Nanay Tessa about our date, kaya pumayag na siya. Talaga? Ganun kabilis? Mukhang planado mo na ito ah. Siyempre naman, I want our first date to be memorable. Malambing na wika ni Declan sa dalaga. Napangiti naman si Natalie dahil sa narinig. Mukhang seryoso ka na nga sa akin ah. Of course I am. Oo na. Naniniwala na ako sa'yo. Nakangiti na wika ni Natalie. Thank you for giving me a chance. Don't worry, dahil sincere ako sa'yo. Alam ko, nakikita ako naman. Sige na, matutulog na ako. Good night, Declan. Paalam na ni Natalie sa binata. Good night, babe. Dream of me. Sure, I will. Pagkatapos na magpaalam sa isa't isa, ay pumasok na sila sa kani-kanilang silid. Na parehong may ngiti sa labi. Ngayong gabi na ang dinner date nila ni Declan. Isang fitted blue jeans ang suot ni Natalie na tinernuhan niya ng isang cream bakuna blouse. Itinali niya pa itaas ang buhok at nag-iwan lang ng ilang hibla. Naglagay rin siya ng face powder sa mukha. Pinasadahan niya ng lipstick ang kanyang labi. Kinuha ni Natalie ang kanyang favorite perfume at iyon ang ginamit niyang pabango sa sarili. Isang beses na umikot si Natalie sa harap ng salamin. Tiningnan niya ang kanyang 3 inches na wedge sandal. Napangiti siya. Bagay na bagay ang cream na kulay sa balat niya. Pagbaba ni Natalie ay nasa may hagdanan na si Declan. Mukha itong tense na siyang ikinangiti niya. Dahil hindi lang pala siya ang kinakabahan sa first dinner date nila. Declan, let's go? Wika ni Natalie. Mabilis namang lumingon sa kanya si Declan. Umawang ang labi nito habang nakatingin sa dalaga. Good heavens! You're gorgeous, Natalie! Bulalas ni Declan sa dalaga. Ang gwapo mo rin, Declan.
Puri naman ni Natalie sa binata. Tayo na? I'm so excited sa ating first date. Ako rin naman, nakangiti na wika ni Natalie. Sabay na silang sumakay sa kotse na naghihintay sa kanila. Namangha si Natalie dahil sa isang private airplane siya dinala ni Declan para sa kanilang unang dinner date. Hindi niya akalain na napakasweet pala ng binata. Kaya habang kumakain sila, ay kitang-kita nila ang nagkikislapang bituin sa kalangitan at ang mga ilaw sa buong syudad. Nagustuhan mo bang inihanda ko sa'yo? Tanong ni Declan kay Natalie. Oo, sobrang nagustuhan ko, Declan. At ngayong gabi ay sinasagot na kita. Gusto na rin kita, Declan. O baka nga, mahal na kita eh. Sabi ni Natalie sa binata. Talaga? Sinasagot mo na ako? As in tayo na? Paninigurado ni Declan sa dalaga. Oo nga, ang kulit mo naman eh. Yes. Yes. I love you, Natalie. I love you so much. Malakas na sigaw ni Declan at hinalikan sa labi ang nobya. You make me the happiest man alive, babe. Malambing na wika ni Declan sa nobya. Ako rin naman eh. Masaya ako at mahal din kita, Declan. Call me babe, Natalie. May pakiusap sa boses na wika ni Declan sa dalaga. Babe, I love you too, babe. Nang marinig ng binata ang sinabi ni Natalie, ay muli niya na namang sinakop ang labi ng dalaga. Mabilis na lumipas ang mga araw. Magdadalawang buwan na silang magkasintahan ni Declan. Ginagawa na rin nila ang ginagawa ng mag-asawa. Minsan pa nga ay sa silid na ni Natalie natutulog ang binata. Habang pinagmamasdan ni Declan ang dalaga, ay naisip niyang tumawag sa kanyang ama. Kailangan nitong malaman na may gusto na siyang ibang babae, kaya dapat na nitong ikansela ang kasal sa anak ng kanyang kaibigan. Agad namang sinagot ni Fausto ang tawag ng kanyang anak. Daddy, I have a good news. Umiibig na ako. I'm so much in love with this girl, Dad. Kaya naman wag mo nang ituloy yung kasal namin ng babaeng yun. Masayang balita ni Declan sa kanyang ama. Talaga? Baka naman iniisahan mo lang ako? Tanong ng kanyang ama. Dad, you can meet her, okay? At hindi ako nagsisinungaling. Okay, son. Uuwi kami ng mami mo dyan sa susunod na araw. I should meet this woman who tamed you. Masayang wika ni Fausto sa kabilang linya. You should, Dad. She's amazing and beautiful. Proud na wika ni Declan's ama. Mukhang tinamaan ka na nga. Sige, bye. See you. Bye, Dad. Pakisabi kay mami na I love her so much. Take care, okay? Okay. Bye. Paalam na ng ama ni Declan. Yes, pwede na ako mag-propose kay Natalie. Just wait, babe. Pakakasalan kita. Kausap niya sa sarili. Namalengke si Nanay Tessa dahil darating daw ang mga magulang ni Declan. Excited na siyang makilala ang mga magulang ng nobyo. Sabi ni Declan ay ipapakilala daw siya sa mga magulang nito. Iha, tulungan mo ako magluto ng pagkain para sa mga magulang ni Sir Declan. Sabi ni Nanay Tessa sa kanya. Nay, mababait po ba mga magulang ni Declan? May takot sa boses na tanong ni Natalie sa ginang. Mababait naman sila, kaya huwag kang mag-alala, iha. Pagpapanatag ni Nanay Tessa sa kanya. Kinagabihan ay naghahanda na ang lahat. Nasa may garden si Natalie, nang may maaninag siyang bulto ng isang lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Natalie nang makilala ang matandang nagpunta sa bahay ng kanyang mga magulang at ang lalaking gustong ipakasal sa kanya. Oh my God! Nasundan niyo ba ako rito? Hindi pwedeng madamay si Declan sa gulo ng buhay ko at lalong hindi pwedeng makita niya ako rito. Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi niya ako makita. Kausap ni Natalie sa sarili. Uuwi ako sa bahay at sasabihin kong hindi ako magpapakasal sa matandang lalaking yun. Uunahan ko na siya bago pa niya ako maunahan. Wika ulit niya sa kanyang sarili. I'm sorry, Declan, pero kailangan ko munang umalis. Pangako, babalik ako sa'yo. Mahal na mahal kita. Pangako ni Natalie sa sarili bago tuluyang lumabas ng gate sa mansyon ng pamilyang Silvestre. Halos mabaliw na si Declan sa kakahanap kay Natalie, pero hindi niya nakita ang kasintahan. Nasa silid pa naman ito ang kanyang mga gamit. Anak,
Relax. Baka naman may binili lang siya sa labas. Pagpapakalma ni Fausto sa kanyang anak. Paano ako kakalma, Dad? Mababaliw ako kapag may nangyaring masama sa kanya. It's already past midnight at hanggang ngayon ay hindi pa siya umuwi. Pasigaw na wika ni Declan sa ama. Kaya nga dapat kumalma ka. Paano natin siya mahanap kung hindi ka kalmado? Kalmadong wika ni Fausto sa anak. Napaupo na lang si Declan sa sofa at sinabunutan ng kanyang buhok. Babe, where are you? Bakit ka pa biglang umalis? Tanong ni Declan sa sarili. Please come back to me bago pa ako tuluyang mabaliw. Muli niyang usal sa sarili. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin bumabalik si Natalie na labis na ikinabahala ni Declan. Halos himatayin si Aling Perla nang makita ang kanyang anak. Tatlong buwan ring nawala si Natalie. Anak, saan ka ba nanggaling? Bakit ka umalis nang walang pasabi? Alam mo bang nag-aalala kami ng tatay mo sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Aling Perla sa kanyang anak. Yumuko si Natalie dahil sa sobrang kahihiyan. Nahihiya siya sa kanyang mga magulang dahil sa kanyang pagiging rebelde. Sorry po nanay at tatay, alam kong mali ang ginawa ko. Nagawa ko lang kasi yun dahil narinig ko na ipapakasal niyo ako eh. Paliwanag ni Natalie sa kanyang mga magulang. Narinig mo kami ng tatay mo? Bakit hindi mo una kami kinausap? Kasi napungunahan ako ng takot at galit dahil sa ginawa niyo. Naglihim kayo sa akin at pinapangunahan niyo ang desisyon ko. Anak, kahit na anong narinig mo, dapat kinausap po kami ng nanay mo. Alam mo bang halos wala kaming tulog dahil sa sobrang pag-aalala sa'yo? Sana naman maging leksyon ito sa iyo, anak. Mahinahong pahayag ni Mang Thomas kay Natalie. Sorry po ulit, hindi ko na po gagawin ng paglalayas. Tatay, nanay. Sige na, magpahinga ka na muna, anak. Masaya kami ng iyong ama at nakabalik ka sa amin ng ligtas. Nakangiti na wika ni Aling Perla sa kanyang anak. Maraming salamat po. Ang swerte ko na kayong mga naging magulang ko. At ang arranged marriage, anak, huwag kang mag-alala at nakausapin namin ang kaibigan ng tatay mo tungkol doon. Wika ulit ng ina ni Natalie. Sige po, papahinga na muna ako. Paalam ni Natalie sa kanyang ina. Dalawang linggo na simula nang makauwi siya sa kanyang mga magulang. Masaya naman si Natalie. Pero namimiss niya na si Declan. Magbawalis na sana si Natalie nang makaramdam siya ng hilo. Bakit na yung hilo ko? Nakatulog naman ako ng maayos kagabi ah. Sabi ni Natalie sabay upo sa plastic na upuan. Oh anak, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Aling Perla sa anak. Nahilo kasi ako na eh. Ganun ba anak? Bakit hindi ka muna magpahinga o kung gusto mo, paghahanda kita ng paborito mong sinigang na bangus? Suistyo ng kanyang ina. Mas mabuti nga po, Nay. Nakangiti na pagsang-ayon ni Natalie. Sige, manood ka na muna at ipaghahanda kita ng pagkain mo. Paalam ni Aling Perla sa kanyang anak. Mabilis namang sumunod si Natalie. Nanonood ng comedy movie si Natalie pero panay ang iyak niya. Hindi niya maintindihan ang sarili. Para na siyang nababaliw. Nakakatawang palabas pero naiiyak siya sa bawat nakakatawang eksena. Dahil sa inis ay pinatay niya ang TV. Pinahid niya pa ang luha sa kanyang mga mata. Ano bang nangyayari sa akin? Wala sa sariling tanong ni Natalie sa sarili. Malalim siyang napabuntong hininga. Anak, nakahanda na ang pagkain mo. Kumain ka na muna anak. Tawag ni Aling Perla sa kanyang anak. Sige po Nay, salamat. Nakangiti na wika ni Natalie. Oh, bakit namumugto yung mga mata mo? Umiyak ka ba? Hindi ba at comedy naman yung pinanood mo? Kaya nga na eh, di ko alam kung bakit ako naiyak. Eh, dapat na matawa ako. Ay naku, kumain ka na nga lang at baka gutom lang yan. Aya ni Aling Perlas anak. Tara na nga Nay, nagugutom na rin ako eh. Nasa hapag na ang mag-ina. Paboritong pagkain ni Natalie ang sinigang na bangus. Mabilis na kumuha si Natalie ng ulam at inilagay sa kanyang kanin. Nang akmang isusubo na niya ang kanin, nang bigla na lang nangasim ang kanyang sikmura nang maamoy ang sinigang na bangus. Nagduduwal si Natalie sa lababo. Anak, ano nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Aling Perla sa anak. Nagmumug muna si Natalie
bago sinagot ang kanyang ina. Hindi ko rin po alam na eh. Bigla na lang akong nangasim nang naamoy ko ang sinigang na bangus. Sagot ni Natalie. Kumunot ang noo ni Aling Perla at nagdududang tinignan ng anak. Hindi kaya ay buntis ka, Natalie? Sabihin mo sa akin, buntis ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Aling Perla sa anak. Perla, anong narinig ko na buntis? Sinong buntis? Dumagundong ang boses ni Mang Tomas sa buong kabahayan. Namumutla naman at natatakot si Natalie dahil sa galit na nakikita sa mukha ng kanyang mga magulang. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mga mata ni Natalie. Tay, sorry po. Pero mahal ko po ang ama ng anak ko. Hindi ko kayang sabihin dahil baka saktan niyo siya. Umining-iling na wika ni Natalie. Kailangan ka ng panagutan. Alam mo mong ipapakasal sana kita sa isang matinong lalaki. Pero dahil sa nangyari, ay hindi ko na itutuloy pang napagkasunduan namin. Binigo mo ako, Natalie. Akala ko iba ka sa mga ibang kabataang babae, pero mukhang wala kang pinagkaiba sa kanila. Malamig ang boses na wika ni Mang Tomas sa kanyang anak. Tay, patawad po. Nagmahal lang naman po ako eh. Magpatingin ka bukas sa doktor para malaman natin kung ilang buwan na yung tiyan mo. Perla, samahan mo ang anak mo bukas at sa susunod na araw ay dadalhin mo kami sa pamuntis sa'yo. Kung ayaw mong tuluyan ako magalit sa'yo at itakwil ka, sundin mo ang gusto ko. Nagkakaintindihan ba tayo, Natalie? Seryosong pahayag ni Mang Tomas sa anak. Dahil sa takot na maitakwil, ay sunod-sunod na tumangu si Natalie sa ama. Opo, tatay. Mahinang sagot ni Natalie si ama. Mabuti naman kung ganun. Pagkatapos iyong sabihin ng ama, ay agad na siyang tinalikuran. Magpahinga ka na muna, anak. Ako na ang kakausap sa tatay mo. Mahinahong wika ni Aling Perla sa anak. Salamat po, nanay. Wala yun. Sige na at makakasama sa anak mo kapag stress ka. Uminom ka muna ng gatas at kumain ng crackers para hindi ka sumuka. Bilin pa ng kanyang ina sa kanya. Tumangon na lang si Natalie at sinunod ang ina. Kinabukasan nga ay sinamahan ni Aling Perla ang kanyang anak sa isang private OB-GYN clinic. Okay, humiga ka po mami. Medyo malaki ang tiyan mo iha, kaya kailangan natin makasiguro at makakambal ang ipinagbubuntis mo. Wika ng doktor kay Natalie. Bakit hindi ko po napapansin ang paglaki ng tiyan ko, Dok? Tanong ni Natalie sa doktora. Kasi baka naman stress ka o hindi mo lang talaga nabigyan ng pansin ang paglaki ng tiyan mo. Siguro po, Dok. Ang dami ko kasing iniisip na nakalipas ng mga araw eh. Don't stress yourself too much, iha. Sige na at lalagyan ko na ng gel ang tiyan mo at itong transducer para makita natin kung tama nga ang hinala kung baka kambal ang anak mo. Paliwanag ng doktor kay Natalie habang tahimik lang na nakikinig si Aling Perla katabi ng anak. Sige po, Dok. Kinakabahan na sagot ni Natalie si doktor. Ginalaw-galaw na nga ng doktor ang transducer sa tiyan ni Natalie. Wow! I can't believe this! Bulalas ng doktor. Mas lalong kinabahan si Natalie at si Aling Perla sa naging reaksyon ng doktor. Bakit, Dok? Masama ba ang kalagayan ng anak ko? Tanong ni Natalie. Bigla siyang nilukob ng takot. No, it's not like that. But they are not twins or triplets. You're babies. They are quadruplets, iha? Ano? Quadruplets? As in, apat na baby, Dok? Hindi makapaniwalang tanong ulit ni Natalie. Oo, apat iha. Apat ang anak mo. So much better kung every 15 days ay magpa-check up ka. It's for you and the baby. Hindi sila lalabas ng normal. You will undergo a cesarean section. So, ready yourself. Bili ng doktor kay Natalie at niresetahan siya ng vitamins at pampakapit sa baby. Masela ng pagbubuntis niya at apat pa. Kaya kailangang makapit ang mga sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Naghihintay si Mang Tomas sa kanilang bahay. Nasa sala siya nang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang asawa at anak. Kumusta ang check-up mo, Natalie? Agad na tanong ni Mang Tomas sa anak. Maayos naman po, Tay. Pero quadruplets pa ang magiging anak ko. Sagot ni Natalie. Ha? Anong ibig mong sabihin? Apat po magiging apo niyo, Tay. Dahil apat po ang mga ipinagbubuntis ko. Muling sagot ng dalaga sa kanyang ama. Ano?
Dapat ka talagang panagutan ng tarantadong yun. Hindi lang isang itinanim sa'yo. Naging apat pa talaga. Hala, halika na at samahan mo ako sa lalaking yun. Susugurin natin siya. Galit na utos ni Mang Tomas sa kanyang anak. Pero tay, nakakahiya pong sumugod doon. Pwede mo natin pag-usapan ng maayos eh. Pakiusap ni Natalie sa ama. Walang usap-usap. Binuntis ka niya. At paano mo alagaan ang apat na mga bata, Aber? Tanong ni Mang Tomas kay Natalie. Hindi na lang umimik ang dalaga at sinang-ayunan ang gustong mangyari ng ama. At iyon ay ang puntahan sa bahay nila, si Declan. Pagdating sa bahay ng mga Silvestre, ay manghang-mangha ang mga magulang ni Natalie dahil sa rangya ng pamilyang Silvestre. Hindi sinabi ni Natalie kung sino ang lalaking bumuntis sa kanya. Mayaman ang bumuntis sa iyo, anak? Tanong ni Aling Perla sa kanyang anak. Isang tango lang ang isinagot ni Natalie sa ina. Nakita ni Natalie si Nanay Tessa, kaya naman ay tinawag niya ito. Nay Tessa! Malakas na sigaw ni Natalie sa pangalan ng ginang. Nanlaki naman ang mga mata ng ginang nang makita ang dalaga. Natalie, iha? Naku, mabuti naman at dumating ka na. Ang tagal kang hinintay na Sir Declan. Pasok kayo, tatawagin ko lang ang nobyo mo, iha. Excited na wika ni Nanay Tessa sa dalaga at mga magulang nito. Nasa may sala na ang mag-anak nang bumaba si Declan. Halos takbuhin niya ang pagitan nila ng dalaga. Walang pakailam ang binata kung nandyan ba ang mga magulang ni Natalie o wala. My goodness, babe! Pinag-alam mo ako ng sobra-sobra. Alam mo ba yun? Halos mabaling na ako kakahanap sa'yo. Saan ka ba nang galing at hindi ka muna nagpaalam sa akin? Sinugod ni Declan ang sunod-sunod na tanong si Natalie. Babe, umuwi kasi muna ako sa mga magulang ko at may dahilan ako kung bakit hindi ako nagpaalam sa'yo. Masuyong wika ni Natalie sa nobyo. Masuyo namang hinahaplos ni Declan ang pisngi ni Natalie. Sobra niya itong namiss. Hoy, ikaw palang nakabuntis dito sa anak ko. At hindi ako papayag na hindi mo siya panagutan. Maliwanag ba? Singit namang Tomas sa usapan ng dalawa. Nagulat naman si Declan sa sinabi ng ama ni Natalie. Buntis ka, babe? Nauutal na tanong ni Declan sa dalaga. Sunod-sunod na tumango si Natalie. Oo, buntis ang anak ko. Alam bang hindi lang isang anak nyo, kundi apat? Kaya panagutan mo si Natalie kung mahal mo pa ang buhay mo. Pagbabanta ni Mang Tomas kay Declan. Huwag po kayong mag-alala, sir. Dahil pananagutan ko po ang anak nyo. I will call my parents to inform na nandito kayo sa bahay. If you'll excuse me, sir, ma'am. Magalang na wika ni Declan sa mga magulang ni Natalie. Mabilis na tinawagan ni Declan ang kanyang ama. Dad, kailangan niyo pong pumunta rito sa bahay. Nandito ang mga magulang ng girlfriend ko. I will marry her, Dad. She's pregnant to our quadruplets. Masayang balita ni Declan sa kanyang ama. Talaga? That's good news, son. Sige, anak. Papunta na kami dyan ng mami mo. For the meantime, habang wala kami, asikasuhin mo muna ang mga magulang ng girlfriend mo. Darating kami dyan after 20 minutes, okay? Sige, Dad. Ingat kayo ni Mami. Bye! Paalam ni Declan, sabay putol ng linya. Nagtungo siya sa kusina para sabihan ang mga katulong na maghanda ng masasarap na pagkain para sa mga bisita. Bumalik si Declan sa sala at tinabihan si Natalie. Hoy! Huwag kang tatabis, anak ko. Hindi pa kayo kasal. Sita ni Mang Tomas kay Declan. Don't worry, sir. At pananagutan ko po ang anak nyo. Dito na po kayo mag-lunch. Papunta na rin po si Mami at Daddy dito para makilala kayo. Informa ni Declan sa mga magulang ni Natalie. Mabuti naman kung ganun. Ayaw ko pa naman sa lahat ay yung lalaking walang paninindigan at irresponsable. Nakaingos na wika ni Mang Tomas kay Declan. Tumahimik na lamang sina Natalie at Declan. Makalipas nga ang 20 minuto, ay dumating na nga sa bahay ang mga magulang ni Declan. Iho, nasaan ang mga magulang ng nobyo mo? Tanong agad ni Fausto sa kanyang anak. Nasa sala po, hinihintay na kayo. Let's go. Aya na ni Declan sa kanyang mga magulang. Pagdating sa sala ay nagkagulatan ang mga magulang ni na Declan at Natalie. Fausto? Tawag ng ama ni Natalie sa pangalan ni Fausto. Kaibigang Tomas? Tawag naman ni Fausto kay Mang Tomas. Habang si Natalie ay biglang natakot nang makita ang lalaking gustong ipakasal sa kanya ng mga magulang, napakapit tuloy siya sa braso ni Declan. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Fausto sa kaibigan.
Nandito ako para papanugutin ng walang hiyang lalaki na bumuntis sa anak ko. Galit na sagot ni Mang Thomas kay Fausto. Dad, mahal ko po si Natalie at handa po akong pakasalan siya. Singit naman ni Declan sa usapan. Teka nga lang, Thomas, ang anak mo ang nabuntis ng anak kong si Declan? Gulat na tanong ni Fausto kay Mang Thomas. Ha? Anak mo itong lalaking bumuntis sa anak ko? Tanong naman ni Mang Thomas. Teka lang po, time out muna. Puro kayo't tanong, wala namang sagot. May lilinawin lang ako. Sabat ni Natalie sa usapan ng matatanda. Tay, hindi ba ang lalaking yan ang ipapakasal niyo sa akin? Nakita ko siya sa bahay nung narinig kong tungkol sa kasal. Tanong ni Natalie sa kanyang ama. Hindi kaagad nakasagot si Mang Thomas dahil sa malakas na tawa ni Fausto. Anak, hindi siyang pakakasalan mo. Siya ang ama ng lalaking pakakasalan mo. Sagot ni Mang Thomas sa kanyang anak. Nagkatingin na naman sina Natalie at Declan. Bakas sa mukha ng dalawa na hindi makapaniwala sa natuklasan. Ang ibig niyong sabihin, si Natalie ang babaeng nakatakda kong pakasalan? Hindi makapaniwalang tanong ni Declan sa ama. Oo, tama ka iyo. At mukhang hindi na namin kayo kailangan puwersahin pang magpakasal. Dahil sa nakikita namin ay mahal niyo na ang isa't isa. Nakangiti na pahayag ni Fausto sa dalawa. Fausto, pwede bang suntukin ko ang anak mo? Gusto ko lang parusahan sa pagbuntis niya sa anak ko. Wika ni Mang Thomas kay Fausto. Go ahead, hindi ako mangingalan. Mabilis na pagpayag ni Fausto. Isang malakas na suntok ang binitawan ni Mang Thomas at agad na natamaan ang mukha ni Declan. Tay naman! Sigaw ni Natalie sa ama. Ayos lang, babe. Deserve kong masuntok sa mukha. I owe him that. Ngisi ni Declan sa nobya. Okay na akong gago ka. Ngisi ni Mang Thomas. Napailing na lamang ang mga kababaihan dahil sa nangyari. Magiging magbalain na talaga tayo, Thomas. Masayang wika ni Fausto kay Mang Thomas. Oo nga, hindi na pala natin sila kailangan na ipagkasundo pa dahil tadhana na ang naglapit sa kanila. Nakangiting wika ni Mang Thomas sa kaibigan. At may bonus pa tayong apo, hindi lang isa, apat pa! Masayang sigaw ni Fausto. Hindi ko alam na shooter pala itong anak mo. Hindi lang naka 3 points, nakapag free throw pa. Biro ni Mang Thomas at sabay na silang natawa ng kaibigan. Sabay na rin kumain ng lunch ang kanika nilang pamilya. Mabilis na napagkasunduan ang araw ng kasal ni Natalie at Declan. Nakahanda na pala ang lahat at ang pagpayag na lang ni Natalie at Declan ang kailangan. At dahil nagkasundo na ang dalawa at mahal nila ang isa't isa, ay mabilis na inayos ang kasal. Isang linggo lang ang paghahanda ng dalawa bago ang kanilang kasal. Ito na ang araw ng kasal ni Natalie at Declan. Parehong masaya ang dalawa. Maging ang kanika nilang mga magulang. Inaayusan na si Natalie ng hairdresser at makeup artist. Pumasok naman si Aling Perla sa silid kung saan inaayusan ng anak. Natalie anak, ang ganda-ganda mo naman. Hindi ako makapaniwala na ikakasal ka na ngayon. Emosyonal na pahayag ni Aling Perla sa kanyang anak. Si nanay naman eh, mag-emote ka na naman. Huwag kang mag-alala at sa bahay muna kayo ni tatay. Wala akong kasama lalo na't buntis pa ako. Hindi lang isa nay, apat po. Kaya kailangan nasa tabi ko kayo ni tatay parati. Nakangiti na wika ni Natalie sa ina. Pero iba pa rin talaga yung kasama ka namin. Ngayon, ikaw na naman ang bubuo ng sarili mong pamilya. At masaya kami ng tatay mo dahil nahanap mo na rin ang tunay mong pag-ibig. Nakangiti na wika ni Aling Perlas anak, sabay yakap. Salamat sa pagmamahal niyo ni tatay nay. Patawarin mo sana kami ng tatay mo kung pinangunahan ka namin sa desisyon mo tungkol sa pagpapakasal. Pero masaya kami na natagpuan mo si Declan. Ipinapanalangin ko na sana ay magsama kayo sa panghabang buhay. Ako rin, Nay. Gusto kong siya na ang panghabang buhay ko. Nakangiti na wika ni Natalie sa ina. Nasa harapan na sina Declan at Natalie sa paring magkakasal sa kanila. Declan Silvestre, tinatanggap mo ba bilang iyong kabiyak si Natalie Ventura sa hirap man o sa saya? Mga ngakong siya lamang ang iibigin mo at pag-aalaya ng iyong pagmamahal hanggang sa huling hininga ng buhay mo? Tanong ng pari kay Declan. Siguraduhin mo ng Declan ako lang, kundi lagot ka sa akin. Singit na pagbabanta ni Natalie sa magiging asawa. Nagsitawa na naman ang mga bisitang nakarinig sa sinabi ni Natalie.
Napakamot si Declan sa kanyang ulo. Yes, Father. Ikaw lang talaga ang mamahalin ko, babe. Itaga mo yun sa puso mo. Malambing na wika ni Declan sa magiging asawa. Isang matamis na ngiti lang ang ibinigay ni Natalie kay Declan. Natalie Ventura, tinatanggap mo ba bilang iyong kabiyak si Declan Silvestre sa hirap man o sa saya? Mangangakong siya lamang ang iibigin mo at pag-aalaya ng iyong pagmamahal hanggang sa huling hininga ng buhay mo? Si Natalie naman ang tinanong ng pare. Yes, Father. Siya lang po ang pag-aalayan ko ng aking pagmamahal kasama ang magiging mga anak namin. Nakangiti na sagot ni Natalie sa pare. Sa oras na ito at sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Diyos, kayong dalawa, Declan Silvestre at Natalie Ventura Silvestre ay idinidiklara kong mag-asawa na. Declan, maaari mo nang halikan ng iyong asawa. Nakangiti na pahayag ng pari sa bagong kasal. Magkaharap na sina Natalie at Declan. Parehong masaya ang kislap ng kanilang mga mata. Itinaas na Declan ng belo na nakatakip sa mukha ni Natalie. I love you, Natalie. Pagkatapos iyong sabihin na Declan, ay agad na nitong sinakop ang labi ng kanyang asawa. Napapikit si Natalie at ninamnam ang labi ni Declan. Finally, kasal na tayong dalawa. Akin ka lang, Declan. Nakangiti na wika ni Natalie. Sayong-sayo lang, babe. Naging maingay na ang paligid at panay ang congratulate ng lahat sa bagong mag-asawa. Walang pagsidlan ang kanilang kasiyahan. Nasa kusina si Natalie at nakabusangot ang kanyang mukha habang pinigmamasdan si Declan. Babe, matagal pa ba yung niluluto mong spaghetti pasta? Kanina pa kami nagugutom ng mga anak mo eh. Sabi ni Natalie sa asawa, 4 na buwan na siyang buntis, pero hanggang ngayon ay naglilihi pa rin si Natalie. At dahil ayaw niyang hindi nakikita ang asawa, kaya naman sa bahay na lang si Declan nagtatrabaho. Malapit na, babe. At saka bakit naman kasi bagoong sauce ang gusto mong ihalo sa spaghetti pasta? Hindi ba't maba? Sige, ituloy mo yung sinasabi mo at ikaw ang kakain niyan ngayon. Pagbabanta ni Natalie sa asawa. Walang nagawa si Declan, kundi ang manahimik at bumuntong hininga na lamang. Dahil sa kakaibang cravings ng asawa. Nang matapos na Declan ang pagluluto, ay ibinigay niya kaagad sa asawa ang gusto nitong spaghetti with bagoong sauce. Masayang masaya na kumakain si Natalie ng luto ni Declan. Napatitig tuloy si Declan sa kanyang asawa. May ngiti sa labi niya dahil sa nakikitang kasiyahan sa mukha ng asawa. Masarap pa ang luto ko, babe? Malambing na tanong ni Declan kay Natalie. Super, babe. You want? Aya ni Natalie rito. Wag na. Ikaw na lang ang kumain yan at mukhang sarap na sarap ka naman eh. Wika ni Declan at nagkibit-balikat na lang si Natalie sa pagtanggi ng asawa. 7 months na ang tiyan ni Natalie at halos hindi na siya makagalaw masyado. Malaki na rin ang kanyang tiyan. Nasa obgyn clinic sila ngayon at tiningnan ang kalagayan ng mga bata. Mrs., alam mo namang mag-undergo ka ng cesarean section. Kaya you need to prepare yourself. Mag-exercise ka at least 10 to 20 minutes a day. Walking lang naman. Eat healthy foods, okay? Bili ng doktor kay Natalie. Sige po, Doc. Lahat ng bilid nyo ay susundin namin. Nakangiti na sagot ni Natalie. Okay naman ang babies nyo. They are healthy and kicking. Kaya huwag kayong masyadong mag-alala. At baka ika-stress ni Mommy, hindi iyon magiging okay sa health niya. Okay po, Doc. Maraming salamat talaga. Pasasalamat na Declan sa doktor. Walang anuman, iho. Congratulations! Naka-4 kaagad kayo. Shooter po to, Doc eh. Biro ni Declan na ikinitawa nilang lahat. Nasa loob na ng operating room si Natalie. Isang linggo na rin naka-admit si Natalie kasi nag-spotting siya kaya naman natakot si Declan na baka may mangyaring masama sa asawa. Sa awa ng Diyos ay naging maayos ang lahat sa kanyang asawa at mga anak. Parang baling si Declan dahil nagpalakad-lakad siya sa labas ng operating room. Ilang sandali pa ay lumabas ang doktor ni Natalie. Mr. Declan, pumasok po kayo sa operating room. Na-request kayo ni Mrs. And please, wear the right dress code pagpasok niyo sa loob. Thank you. Informa ng doktor kay Declan. Nagsuot si Declan ng hospital gown, head cover at mask bago pumasok sa operating room. Diyan ka lang, Mr. Silvestre. Gusto ka lang makita ng asawa mo pero bawal ka sa loob mismo ng operating room. Hanggang dito ka lang.
At least makikita ka ni Mrs. at makikita mo rin kung paano lumabas ang mga anak nyo. Bilin ulit ng doktor kay Declan. Thank you, Doc. Tanging nasabi ni Declan. Kabadong-kabado siya habang nakikita ang asawa. Ngumiti muna si Natalie sa asawa bago nawala ng malay dahil sa pampatulog na itinurok sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras ay natapos na rin ang operasyon kay Natalie. Inilipat na sa incubator ang mga anak nila. They are premature kaya kailangang ilagay ng ilang buwan sa incubator para mas ma-develop ang kanilang katawan. Inalikan ni Declan ang noon ng kanyang asawa. You did a great job, babe. You did it. We have 2 boys and 2 girls. They are all beautiful. Nakangiti na pahayag ni Declan sa asawa. Salamat naman at maayos sila. I love you, Declan. Madamdaming pahayag ni Natalie sa asawa. Mahal na mahal din kita, Natalie. I will cherish and love you for the rest of my life. Nakangiti na wika ni Declan at muling hinalikan ang noon ng kanyang asawa. Makalipas ng ilang taon, ay naging matatag ang mag-asawang Declan at Natalie. Maraming naging hamon sa kanilang buhay, ngunit hindi sila sumuko. It's been 5 years since she gave birth to her quadruplets. Ngayon nga ay 4 na taon na ang quadruplets. Nagbakasyon ang mag-asawang Natalie at Declan kasama ang kanilang mga anak sa probinsya ng Cebu, nasa isang malawak na manggahan ng pamilya Silvestre. Nasa duyan si Natalie at masayang pinagmamasdan ang mga anak na naglalaro sa malawak na manggahan na pagmamay-ari ng kanyang ama. Anong iniisip na maganda kong asawa? Malambing na tanong ni Declan sa asawa. Iniisip ko lang naman ang gwapo kong asawa. Mabilis na sagot ni Natalie. Mukhang iba ang gusto mo ah. Want to go inside our room? Pili yung tanong ni Declan sa asawa. Kinurot ni Natalie sa tagiliran ng asawa. Shut up! Walang magbabantay sa mga anak natin. Nakairap na wika ni Natalie. So, gusto mo kapag may nagbantay sa mga anak natin? He is teasing her. Nope. Mamayang gabi na ang pagiging maharot mo. Let's go at sasamahan mo pa kami maligo mamaya sa falls. Yes, ma'am. I love you, Natalie, babe. Madamdaming wika ni Declan sa asawa. And I love you more, Declan, babe. Nakangiting pahayag ni Natalie sa asawa. Nagkatitigan silang dalawa at agad na naglapat ang kanilang mga labi. Namuhay ang mag-asawa ng masaya kasama ang kanilang mga anak. Wala na silang hinihiling sa Diyos, kundi ang magsama sila hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay. Wakas! Maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento. Hanggang sa muli!